Puntong ito, kasama po natin si Police Chief Superintendent Rolando Asuncion, acting director ng Manila Police District. Kagawin pa rin ng update dito po sa ebidensya ng kanilang hawak. Magandang hapon po, sir. Ay, magandang hapon, Jiggy. Apo. At ito nga po, ano yung CCTV. Pakikwento nyo po, paano po napasa kamay ng MPD ito pong footage na ito? Ano pa po yung inyo pong nakita dito? Well, sa investigation na ginawa ng aking personnel sa insidenteng ito, nakipag-ugnayan sila dun sa One Archers Condominium. Apo. At nakakuha sila ng CCTV video footage. Apo. Kung saan nga nakikita na isang tao ay hila-hila nila paglabas dun sa kwarto. Hindi, paglabas ng ano, elevator. Apo, elevator. Apo. Papunta rin sa isang kwarto o mano ng isa sa mga victims. Apo, apo. Nasa 29th floor po yan. At ayon din sa investigasyon na ginawa ng ating mga personnel, ay napag-alaman na hindi ACRO ang ACRO fraternity. Apo. Yung mga suspects dito, kung hindi mga Tau Gamma Phi members, fraternity members. Uh-huh. At ito ay sa St. Benil chapter. Apo, apo. So ito ho yung mga bago ho ngayon na kaganapan. At bukas, inaasahan ho namin na mapapasakamay na ho namin yung written affidavit ng victims para sa ganun ay matukoy po talaga natin kung saan ho nangyari yung initiation. Opo. At dito po sa footage na inyo pong nakuha, no, makikita na napalapit doon sa camera yung mukha ng mga suspect. Eh. So, malaking tulong ho ba ito para sa investigation? Yes, yes. Malaking tulong ito. Inaalam na lang ho namin kung sino yung mga personnel, yung persons na nakita sa CCTV. Uh-huh. Alam ho namin na isa dyan ay isa yung victim. Apo. Maliban dun sa nakahandusay na. Apo. At yung dalawa ay suspects sa nakikita natin. Apo, apo. Yung pong pangyayari niya, no, galing silang elevator. Saan po sila galing? Galing ho sila sa lobby. Actually, sa lobby, uh-huh, merong isang video footage na hindi namin makopya. Uh-huh. Nakita rin ho namin na doon pa lang sa lobby ng One Arc Church Place, condominium, ay bumabagsak-bagsak na ho yung isa sa victim. Apo, apo. At doon sa loob mismo ng elevator ay nakasalampak na siya. Apo. At ang plano nila ay kumbaga parang ihatid, parang i-deliver to doon sa unit ng biktima. Ganun po ba? Opo. Sa tingin ko, dadalhin ho nila doon sa isang room doon sa condominium kung saan ang nakatira ay isa rin sa mga biktima. Opo. Masasabi ho ba na yun nga yung pangyayari niya, yung initiation ay hindi dyan? Hindi. Sa tingin ho, hindi ho dyan. At isang crucial na information din na kuha nyo, parang 60 pesos lang binayad nila sa taxi. Kasi may information kaming nakuha na yung mga victims ay sumakay sa taxi. Apo. At ang pinamasahin nila ay 60 pesos hanggang dun sa place of initiation. Malapit lang. Ano so, po? Most likely malapit lang. Apo. Sa ngayon po, dun sa nabanggit nyo 11 mga pangalan, lahat ho ba yun na-identify nyo na po? Meron na kaming tatlo na identified. And ano po itong mga estudyante din nung eskwelahan o tagalabas po? Estudyante ng St. Benil. Apo, apo. St. Benil. And 11 nga ho dito. And there are still information na doon sa 11, dalawa doon ay alumni. Apo, apo. So most probably, anong hinala nyo dito sa mga alumni? Sila yung nagpatakbo? Sila ho yung nagpatakbo siguro doon sa initiation rites. Apo, apo. Sa ngayon po, kumusta po yung iba mga biktima? Yung may tatlong iba pa eh. Ano po? Nalipat sila ng hospitals. Mm-hmm. At they are now, I think, recovering. Apo. Hopefully, by tomorrow, isa sa tatlo ay makakasama ng mga investigators namin. Uh-huh. Uh-huh. Na puntahan yung kung saan nangyari yung initiation rite. Opo. So, sa bukas po, ano po ang susunod na hakbang naman ng MPD? Una, hihintayin ho namin yung availability
nung victim na isa to accompany our investigators in going to the place of initiation. In addition to the usual gathering of information na ginagawa namin ngayon, and inintay din ho natin yung official written affidavit ng mga victims para makatulong dun sa ating investigation. Opo, ang importante kahit papano, may mga muka, may mga pangalan yes, na kayo, yes, may konting linaw na po itong kaso. Opo, opo. And hopefully, pagka nakumplito namin bukas yung mga dokumentong kailangan, we can file the case either tomorrow or sa Wednesday po. Opo, maraming salamat yes, sa pagkakataon si Police Chief Superintendent Rolando Asuncion, ang director po ng Manila Police District.